Hi, what's up mga karuba? This is again your Konyo Boy, Apong Glen Repen, English Ilocano, Aglalaok. At ngayon, tapos na po ang halalan. And we are now in the second day ng pagbibilang kasi sinimulan na nilang magbilang yesterday ng gabi. Technically, pangalawang araw na to, May 10. Mayo 10. Napakagandang name. Napakagandang araw, Mayo 10. Sana matapos na yung mga alitan ng mga kakampings at saka sa mga BBM supporters. As they say, yung mga hindi masyadong matalino na voters ng BBM, yung mga supporters. Kasi yung mga kakampings ay ang mga educators. Disregard muna natin yan. Kasi sooner or later, babalik tayo sa ating mga normal na buhay. At tayo-tayo rin sa bahay natin, yung nanay mo maka-BBM, ikaw maka-Lenny as a millennial. After all these months na nagbangayan kayo or what, hindi kayo nagpapansinan, the end of the day, in the end of the election, magkakapamilya pa rin po tayo. Okay, ganito lang po yung isa sa mga lessons na natutunan ko sa 2022 Philippine elections, ano? First, the negative and hostile rhetoric can only get so far. Okay? So yung negativity na katulad ng magnanakaw, bobong botante, walang alap, yung mga yan si yung mga yan cronies. Ganyan. Siguro that will work on rallies, sa proclamation rallies. Hindi kaya ng ganong paraan ang mag-convince sa mga undecided na voters. Okay? Yung pagbabato ng kahit ano dyan, ng pagbabato ng kasalanan. Kasi, alam nyo ba guys, paano ka makaka-move on kung ang palagi mong ginajudge sa isang tao ay ang kanyang past? Ang matalino at mabuting tao, ginajudge niya ang isang tao sa kanyang pagbabago. At sa kanyang pagbabago, binibigyan siya ng chance para i-redeem yung kanyang sarili sa kanyang mga nagawa na pagkakamali sa kanyang past. You can forgive but do not forget. So, pag pinatawad mo yung isang tao, you have to forgive, and go on to the next level. Pero hindi mo yan makakalimutan kasi nandun na talaga. Ang pagbabato ng kasalanan or what ay sasabihin mong bobo, magnanakaw, hindi yan nakakabigay ng ideya para kumampi ka sa akin kasi that's a bad personality. Yan. It may even backfire to you. Sa mga nagsasabi na yung mga supporters ni BBM, magnanakaw, magnanakaw din ako. Oo, aaminin ko, nagnakaw din ako. Oo. Nung bata ako, since hanggang but inigil ko na. So, ang human response ng ganyan na negativity, hostility, negativity and hostility, wala yung mapapala sa'yo. Para kang nagiging kontrabida. Nung 2016, nung US presidential elections, ni Hillary Clinton at ni Donald Trump. Remember that? Ang palaging ginagawa ng mga supporters ni Hillary Clinton ay kaparehong-kapareho ng ginagawa ng mga supporters na kakamping. Ang sinasabi nila, si Trump, despicable, uneducated, dirty rich old man na walang alam sa politika. Something like that. And alam nyo ba kung sinong nanalo? Ang nanalo si Donald Trump. And the rest is history. Ayan. Yan yung naging formula ni Trump kung paano nanalo. What more here in the Philippines? Malamang nanalo si Trump dahil sa mga ganyan na mga patutsada ng mga negative
and hostile actions ng mga supporters, ayun, nanalo siya. So this will lead us to our second point na, alam mo yung game plan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung tried and tested ng mga telenovelas na inaapi ka, o palagi kang inaapi, and palagi kang binubugbog. So ayan mo yung Pilipino kasi, pinapanood nila yung bida sa pelikula na natatalong na, naaapi, yun yan. So yun talaga eh, din talaga yung Filipino style of storytelling. So bentang-benta yan sa mga Pinoy. Lalong-lalo na yung mga ano natin, mga telenovelas like si Provinciano, si Cardo Dalisay. Marami sa mga K-dramas, pali sa mga K-dramas ngayon, from Rags to Riches. Yun yan, yung mga naaapi muna. Tapos how they revenge and they killed them with kindness. Ayan, so we love those stories. So ganun lang yung ginawa ni BBM. Simple lang ano, napakasimple. Filipinos love underdog stories. We love the binubugbog sarado ka. We love the inaapi. We love the binubuli ka muna. Alam mo kasi ang Pilipino, ano eh, magaan lang yung puso nila eh. Alam mo yung simple, yung empathy. Empathy, yun pala yung term. Yung empathy ng mga Filipino, it's overwhelming. Makakita lang sila ng, ano, ng umiiyak na ano, parang gusto na lang yung tulungan. Tutulungan nila yan. Matatandaan kanila ang mga Filipinos, matatandaan kanila in times of their most distressed times. For example, sa burol. Punta ka sa burol. Yeah. Matatandaan ka niyan kasi nakiparty ka sa pinaka lowest emotional level. Ganyan. Pag nakikiramay ka sa mga burol, matatandaan ka. Promise. Actually, to be fair naman, si Ma'am Lenny had to try her best para maging underdog, or parang maging ganun din yung ano niya, yung kwento niya sa politika, yung nasa underlaylayan siya, naaapi din siya. But ang problema nga lang sa kanya, it's the celebrity and star power. Ang daming artista sa kanyang surroundings. Ang environment niya ay puro, ano ba yun? Puro mga mayayaman. Parang nagko-contradict sa kanyang ipinapakitang persona na nasa mga laylayan, and then here she comes na babalutan siya ng yellow ng kayamanan sa something like that. And actually, she ran as independent, pero pag nakita mo yung bearer ng Liberal Party, siya pa rin. Siya yung chairwoman. Natataka lang talaga ako kasi yung mga kasama niya, liberal, and siya naging independent. So, parang nakita rin ng tao na mga dilawan kasi, alam na ng Pilipino kung ano yung mga galawan nila, and hindi na sila binoto eh. Last 2019, wala nga eh. Dumiretso sila sa Inidoro. Ayan. Kaya, I'm sorry for them, pero this is the ano eh, ito yung naging kwento ng election ng 2022. She turned out to be elitista, si Madam Lenny. So naging elitista siya, just beyond the reach of the masses because of her constituents, yan, yung mga kasama niya. At dito pang malupit,
sa mga kabataan, sa mga taga-UP, sa mga marurunong, sa mga educated, naging ano sila, parang pagkasama si Madam Lenny, nagiging super, ano ka, hindi ka nasa laylayan, nasa superior, ano ka, superior level, hindi ka nasa laylayan kung kilala mo si Ma'am Lenny. Kung kasama mo si Ma'am Lenny, nandito ka, hindi ka nasa laylayan, wala ka rin. Ganyan. So makikita natin ang mga nagalaylayan, yung mga walang alam, ay yung mga supporter ni BBM nandito. O kayo, mga wala ko yung alam dito, so dapat hugutin ko kayo, lalagay ko rito. But, hindi nila na-convince kasi mga matatanda na yun. Paano mo ko kukumbinsin? Eh, alam ko na, kailan ka ba nagbumoto ka na ba? Eh, matatanda na kami. Nakita na namin yung administrasyon ni Fidel Ramos, ni Cory, ni Erap. Lahat na, nakita nila. Naranasan na nila. So, what if kung si BBM naman? So, something mga ganyan. It was really pinaghirapan rin nila. Yung nakita mo naman yung ano nila, yung gusto nilang gawin para sa kay Madam Lenny. Kitang-kita mo kung paano nila gustong iangat si Ma'am Lenny, pero hindi ganoon, hindi nila nakaya. At saka parang naging elitista si Madam Lenny sa mga pinagagawa ng kanyang supporters. Okay? So, only time will tell that the Filipino people made the right choice. Okay? So, ngayon, as of now, I am very proud with everyone, especially my team Marcos, yung agkasinsin si Sir Sandro and Sir Gov Matthew. Ever since na nagkampanya sila last September, and then dun ako nagsimula na ipakita yung mga accomplishments, especially Sir Governor Matthew, na ang mga Marcoses ay they are pure public servant, and kung gaano sila ka-humble, it's unparalleled. It's so napaka-panatag ang loob ko na ang Ilocos Norte ay magiging okay kung sila yung magli-lead. Okay? So, ganun lang. So, lalong-lalo na nung pumasok si Sir Sandro, nakita ko rin kung gaano siya kapursige sa kanyang mga goals and ambitions in the first district. Yeah. Actually, si Govmat, before, parang dadalawang isip pa lang siya, especially nung first termer na governor, kasi sabi niya hindi talaga ako pang politika. But as time went by, napamahal siya sa mga Ilocanos, Ilocos Norte, and everything went fine, everything goes positively naman in his administration. Marami nga lang bash kasi dahil sa pandemic, of course, he have to order lockdowns and strict compliance for our entry here in the province kasi love niya po talaga ang Ilocos Norte noon. Hindi sa gusto niya na dapat tayo maghihirap na pa lang tayo. Actually, meron nga yung sinabi niya dati na ang mga Ilocanos here in Ilocos Norte walang magugutom, kasi kung meron mang magutom, mag-text kayo, bibigyan ko kayo ng pagkain. Where can you find someone like Governor Matthew? Sasabihin mo, mag-text kayo. Kung wala na kayong pagkain, mag-text kayo sa Ilocos Norte, sa akin, sa office ko. Bibigyan ko kayo. Tapos sasabihin nyo na ang daming mahirap sa Ilocos Norte.
Tapos titingin niyo sa mga daan, super dami. Okay? That's it. So far with the Agkasinsin. So far with the Agkasinsin. Let's go back to Mamle. Rising, marami ang rebellion sa kanya. So, sana matupad talaga ni BBM ito. Kasi matagal nang nakatadhana sa kanya. Alam ko, matagal nang nakatadhana sa kanya, the 17th president. Kung saan man hinugot niyan ni Nostradamus. Kung saan man hinugot ni Nostradamus yung pinagsusulat na niyan, grabe, tumiming. Grabe tumaiming si Nostradamus. Grabe tumaiming sa mga sulat, sa mga verses ng mga pinasusulat niya. Eh, sumakto. Saktong-sakto. Sa mga napaka-detalyado na si BBM ang sinasabi niya doon. Okay? Pero as of now, you have to fulfill. This time, it's time to fulfill that old man saying, sabi ni Apo Makoy, ang to make this nation great again. So that's it. So yun po yung mga punto ko ngayong araw na ito. And sana nag-enjoy kayo sa mga gusto kong sabihin. Maraming salamat. Ako po si Apong Glenn. And hindi po tayo magtatapos dito. I will share most of their mga projects sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga buwan, siguro. Kung ano yung gagawin nila dito sa Ilocos Norte. Lalong-lalo na si Sandro, especially in District 1, and si Governor Matthew, na palagi nang kasama. Okay? So, what will be the next story of this halalan? Let's just wait, okay? Yan, let's just wait po. Once again, maraming salamat. Ako po si Apong Glenn. Yo, peace out.